Hello mga mommies! Alam kong kagaya ko din kayo na kahit na antok pa, eh kailangan mo nang bumangon para maghanda ng kakainin ng inyong mga mahal sa buhay. So ako nga mga mommies, tuwing pagising ko sa umaga, ang una-una ko talagang ginagawa ay ang magsaing. Tapos after ko magsaing, doon ako nagliligpit-ligpit ng mga konting kalat na ako din naman yung may gawa. Ewan ko ba mga mommies, mas makalat pa ako kaysa kay Athena na anak ko. Tapos naghuhugas-hugas na rin ako ng mga konting pinagkainan namin na hindi ko nahugasan ng gabi. So ayun na nga mga mommies, nagsimula na nga akong magsaing. Ang sinaing ko pala ay apat na gatang. Sinimot ko na yun sa plastic mga mommies kasi nga para isang saingan na lang ako. So yung sinaing ko na yan hanggang pagkainan namin yan sa gabi. At kung hindi man maubos mga mommies, ay inilalagay ko sa ref para kinabukasan sinasangag ko. Ngayon kasi kailangan ko magsaing dahil wala naman kaming natirang kanin nung gabi, kaya panibagong saing ako para nga may makain si Athena at si Daddy. So habang nagsasaing ako mga mommies, ito naman si Daddy, pinapainom niya na si Athena ng mga gamot niya para pag natapos akong magluto, pwede nang kumain si Athena mga mommies. So ayun na nga mga mommies, after kong magsaing, tinanggal ko na nga itong rice cooker sa saksakan, tapos pinatay ko na extension at inilayo ko na sa kalan para makapagluto na ako ng ulam namin. So ganun pala yung ginagawa ko minsan mga mommies, pag nagsasaing ako, hindi muna agad ako nagluluto ng ulam kasi nga yung extension tumatabi siya sa dun sa may kalan, inilalagay ko siya sa may tabi ng kalan. Kahit naman na walang singaw yung host ng kalan namin o yung kalan namin, ayoko pa din talagang nagsasaing na mayroong katabi ng extension yung kalan. Pero minsan ang ginagawa ko mga mommies, yung rice cooker mismo yung inilalagay ko sa lamesa, tapos doon ko na nilalagay yung rice cooker, tapos nagluluto na rin ako. Pero ngayon dahil hindi naman ako nagmamadali dahil sobrang aga ko ang nagising, hinayaan ko muna na magsaing ako, tapos after magsaing, itong at magluluto na ako ng ulam namin. So itong embutido mga mommies tsaka itlog, babaunin niya ni Athena sa school. Kanin tsaka tinapay kasi talaga yung pinapabaon ko kay Athena. Pero hindi naman lagi, minsan kanin, minsan tinapay, parang salitan lang mga mommies. Tapos yung itlog, hindi ko na nilalagyan ng asin yun mga mommies. Alam ko naman na alam nyo na yon, kasi basta merong isang ulam si Athena na may lasa na, yung itlog, hindi ko na talaga nilalagyan ng asin. So after ko nga maluto yung baon ni Athena sa school, ito naman yung ininit ko. Ito yung ulam namin nung gabi, natira. So ito na lang yung almusalin namin mga mommies, kasi sayang naman diba kung itatapon. So hindi ko na ako naglagay ng mantika mga mommies kasi nga masyado nang mag-oily, tsaka sisipsipin lang ng talong tsaka isda yung mantika pag naglagay pa ako, initin ko lang naman sila mga mommies. So after ko nga silang initin mga mommies, ito nga pinatay ko na yung kalan, tapos isa-isa ko na silang tinanggal sa sa kawali para ihanda na nga sa lamesa. So nagluto rin pala ako ng pansit canton dyan mga mommies, hindi ko na lang naipakita sa video kasi nga nakalimutan kong na-play. So inaghanda na ako ng kanin ni Daddy tsaka ni Athena, sila lang muna yung papakainin ko mga mommies kasi nga marami pa akong gagawin. At bago ko nga gawin yung mga gagawin ko, ito nga nagtinik muna ako ng isda para kay Athena at kay Daddy. So si Athena mga mommies, hindi talaga yun maarte sa ulam, kahit ilang init pang gawin mo dyan sa ulam, lalong lalo na pag isda, talagang paboritong paborito yan ni Athena mga mommies. So si Daddy naman, dahil nga nagtitinik naman ako, syempre titinikan ko na rin siya ng isda. So after ko nga magtinik ng isda para kay Athena at kay Daddy, ito nga at lumabas muna ako dito sa gilid para kunin naman tong PE uniform ni Athena. So sa mga hindi pala nakakaalam, kung napapansin niyo po yung blong bubong, dyan lang po yung school ni Athena, sobrang lapit lang po talaga sa amin. Bali, sa likod lang siya ng apartment na inuupahan namin. So after ko nga kunin yung PE uniform ni Athena at pirasok ko na dun sa kwarto, sinunod ko naman na ayusin na tong babaunin ni Athena sa school. So hindi ko na dinamihan yung kanin masyado mga mommies kasi nga 3 hours lang naman si Athena every Friday, kasi 2 subject lang naman sila kada Friday. So nilagay ko na yung embutido tsaka yung itlog. So yung embutido nagtira ko ng isa kasi para pag uwi ni Athena, pag hinahanap niya meron pa siyang mapapapak. Tapos inayos ko na rin tong mga kutsara niya. So naglalagay pala ako ng ketchup mga mommies, pero iniiba ko na lang ng lagayan kasi nga baka maghalo dyan sa kanin pag sinama-sama ko pa. So ito na yung babaunin ni Athena mga mommies. And after naman ni Athena kumain, nakapagpahinga na yan si Athena mga mommies, pinagbihis ko na rin siya. Pero pinaghapbat ko muna si Athena mga mommies, hindi nga lang siya naligo kasi nga gabi pa lang naliligo na siya. So pinakuha ko na sa kanya yung suklay para masuklayan ko na siya mga mommies kasi nga baka malate pa si Athena at matagal na suklayan pa itong mga mamis. Kung nakikita nyo naman kung gaano kahaba yung buhok ni Athena, ayaw pa kasi magpagupit ng buhok ni Athena mga mamis. And okay lang naman yun, nirerespeto naman namin kung ano yung gusto ni Athena, basta alam namin na hindi naman nakakasama para sa kanya.
So ayun na nga, sinimulan ko na nga suklayan yung buhok ni Athena, mga mamis. And sa ngayon, easy-easy lang naman suklayan yung buhok niya kasi nga, naligo lang naman siya kagabi at napakalambot lang naman ng buhok niya. Sa mga nagtatanong pala, kung ano yung gamit na shampoo ni Athena, mga mamis, ang gamit lang pong shampoo ni Athena ay Palmolive lang po. Kaya Palmolive, baka naman. So hindi ko na pinapagamit si Athena ng pangbatang shampoo, mga mamis, kasi ang tagal niyang nagpambatang shampoo pero laging kinukuto si Athena kahit hindi siya lumalabas ng bahay. So ngayon, dahil pang matanda yung gamit niyang shampoo, nititignan nyo naman, mga mamis, mas maganda pa yung buhok niya. So ayun na nga, mga mamis, after kong ang ayusan si Athena, nagkuha na siya ng IDN ng face mask niya, tapos ihatid na siya ni Daddy sa school. So si Daddy talaga, mga mamis, pag uwi niya galing work, siya talaga yung naghahatid kay Athena. Hindi muna siya natutulog, mga mamis, kahit puyat siya at antok na, haantayin niya talaga muna si Athena maihatid niya sa school bago siya matulog. Tapos mag-a-alarm na lang siya ulit, tapos siya na yung magsusundo pa rin kay Athena. So pagdating naman ng mga bandang hapon, mga mamis, etong at inayos ko naman tong mga ginawa kong pulboron. So itong pulboron na to, mga mamis, hindi ko to pa-order ngayon. Ito ay ibibigay namin sa isa sa mga kaibigan ni Daddy na ninang ni Athena. Pupuntahan namin kasi yung bahay nila, mga mamis, kasi nga meron kaming pipick upin na mga damit na ibibigay niya sa amin ni Athena. Syempre, mga mamis, hindi ko na tinanggihan yun. Nakakalibre tayo, kaya push lang, go lang ng go. So after ko ngang ayusin yung mga pulboron, syempre, mga mamis, yung sarili ko naman yung inayusan ko para hindi naman nakakahiya, diba? At hindi mawawala ang aking mahiwagang cardigan. Lagi nyo na yung makikita sa mga vlog ko, mga mamis, tuwing nga alis kami. Kasi nga, pag suot ko yan, hindi masyadong halata yung nakalabas yung bituka ko sa tagiliran. O diba, parang walang bitukang nakalabas, diba? So yun, nakabihis na rin si Daddy, mga mamis, at inilagay niya na yung pulboron dun sa eco bag para hindi kami mahirapang bitbitin. So ayun na nga, mga mamis, habang hinantay ko si Dad dahil hinahanap niya pa yung ibang helmet, yung helmet niya tsaka yung helmet ko. So ako naman, nagsimula na ako magsuot ng aking mahiwagang sandals. Kung napansin nyo, dahan-dahan ako nagsusuot, mga mamis, kasi nga masakit talaga ang mga paa ko kahit nakakalakad na ulit ako ng maayos. So ayun, mga mamis, kung nakita nyo yung Kai Mall na yan, kapitbahay lang namin siya. Pupunta kami dyan pag uwi namin ni Daddy galing dun sa bahay ng ninang ni Athena. So si Athena pala, mga mamis, natutulog pa. Kaya nagmamadali kami ni Daddy para pagising ni Athena, eh nandoon na kami sa bahay. Pero nagsabi naman kami kay Athena, mga mamis, kaya alam niya na yung gagawin niya. So bukod sa Kai Mall na malapit sa amin, mga mamis, eh eto yung isa pa sa mga malapit sa amin na mall, yung Sabarte Mall tsaka itong Pure Gold Sabarte. Diyan talaga kami madalas namimili. Pero ngayon, dahil bukas na nga yung Kai Mall, itatry namin doon kung ano yung mga pwede naming makita or makain doon. So ayun nga, nagsimula na kaming bumiyahe ni Daddy. Buti na lang wala pang traffic, mga mamis, at nakarating din naman agad kami dito sa may bandang Tandang Sora. At gumamit na rin pala kami ng Waze, mga mamis, kasi nga para mahanap agad namin yung exact address ng bahay ng ninang ni Athena. So ayun na nga, mga mamis, nakarating na kami sa bahay ng ninang ni Athena. Hindi na pala namin siya sinama sa vlog at pati yung bahay niya, kasi para na rin sa privacy nila, mga mamis. So nakuha na namin yung dapat namin makuha at inabot na rin namin yung pulboron sa ninang niya. So ayun na yung pinakaregalo ni Athena, mga mamis. Ayun lang kasi nakayanan ng budget, kaya ayun lang yung binigay namin. So ayun, umuwi na rin kami agad, mga mamis, kasi nga si Athena, at sakto naman pagdating namin, ay kita nyo naman, aantok-antok pa si Athena, mga mamis. So ayun, pagdating namin, inabot namin kay Athena yung binigay nga nung ninang niya. So ito yung binigay ng ninang niya, meron tumbler. O buti na lang talaga, mga mamis, may tumbler, kasi si Athena talagang mahilig sa tubig yan. Tapos gusto niya minsan malamig, kaya meron na kaming lalagyan niya ng tubig. At talagang kailangan talaga si Athena, mga mamis, may sarili siyang lalagyan para talagang hindi na siya naggagamit-gamit pa ng baso. At saka para nasusukat namin lagi yung nainom niya na tubig kung gaano kadami. So ayun na nga, mga mamis, binuksan ni Athena yung pinaka-gift ng ninang niya sa kanya. And o diba, kung nakita nyo naman, napawaw na naman si Athena. Alam nyo, mga mamis, si Athena talaga, basta simpleng bagay, tuwang-tuwa yan si Athena. And tingnan nyo naman, hindi lang halata pero masaya yan si Athena, kasi nga kagigising lang. Pero tingnan nyo, mga mamis, sinuot niya agad. At hindi niya na inuhuba rin, mga mamis, ipapasok niya na agad dyan sa kwarto. Gusto ko nga sanang hiramin, mga mamis, kasi ang ganda talaga nung chinelas. Talagang ang social niya tignan, kahit simple lang. Pero syempre, hindi kasya sa akin, kaya maingit na lang ako sa anak ko. Cheris!
So after nga tingnan ni Athena yung gift niya sa ninang niya, after niyang ma-open, ako naman, tinignan ko naman tong mga bigay ng ninang niya na mga damit. So merong mga kasya sa akin mga mamis at merong mga kasya kay Athena. Actually yung mga kasya sa akin, kasya din naman kay Athena mga mamis, kaya hindi ko alam kung paano namin ito paghahatian ni Athena. So yung mga ayaw na lang ni Athena ay na lang yung para sa akin mga mamis. Kasi si Athena, mas gusto niya talaga yung mga sobrang luluwag na damit. So meron din dalawang short, nakakatawa yung dalawang short mga mamis. Kasi ganito yung mga tela na gusto ni Athena, yung talagang maluluwag pa. Yung komportable talaga siya. So ayun na nga mga mamis, after ko nga magtingin-tingin ng mga damit na ano, mga binigay ng ninang ni Athena, itinabi ko muna ulit mga mamis. Tapos pinasuot ko kay Athena tong dress kasi natuwa ako. Ang cute-cute ng dress na to mga mamis. Talagang bagay na bagay kay Athena. Medyo nakita lang yung short niya sa ilalim kasi pinatong niya lang naman. So ayun na nga mga mamis, after nga mag sukat-sukat na mga damit na ibinigay ng ninang ni Athena. Eto nga't pinagbihis ko na si Athena mga mamis para makapunta na nga kami doon sa kapitbahay namin na mall lang. So yun yung Kai Mall mga mamis. So itatry namin kung ano yung mga meron doon. Excited na yun si Athena mga mamis kasi nga umaga pa lang, sinabi na talaga namin sa kanya na pupunta kami doon kasi ititingnan nga namin kung ano yung mga meron doon. So naglakad na lang pala kami mga mamis kasi nga talagang isang tumbling lang, tatawid lang kami. E nandoon na agad kami sa Kai Mall. So yun mga mamis, nakatawid na nga kami at napupunta na kami sa entrance ng mall para naman makita namin kung ano na yung nasa loob niya. At pagpasok nga namin sa loob mga mamis, ang una-una mong makikita ay etong Robinson Supermarket. So napakalapit na lang talaga ng mga pamilihan dito sa amin mga mamis. Talagang hindi na namin kailangan magsumakay para matraffic kasi talagang konting lakad lang, ang dami na talaga agad kaliwat kanan na mamimili na lang kami kung saan kami mamimili at pera na lang talaga ang kulang. So ayun na nga mga mamis, pagpasok ngayon ngayon sabi ko sa inyo, Robinson Supermarket, tapos may mga food stall na rin doon. So ito yung pinaka first floor nila, tapos ayun yung isang entrance ng Kai Mall mga mami, sa tapat mismo yon na sa Varte Mall. So dahil hindi pa okay yung escalator nila, itong at naghagdan kami mga mami. So pinauna ko na si Athena at si Daddy kasi nga alam nyo naman pagdating sa hagdan, mabagal talaga akong maglakad dahil sa mga paa ko. So ayun na nga mga mamis, pag-akyat namin sa second floor, eto agad yung mga nakita namin. So marami silang mga claw machine mga mamis at hindi lang talaga mga kids ang mag-e-enjoy. Kung nakita nyo naman, marami na agad estudyante dito. Tsaka marami na rin talagang family na nagde-date. At bukod nga sa mga claw machine, meron din silang mga chair massage ba ang tawag dyan. Basta ayun na yun mga mamis. Gusto ko sanang itry, kaya lang bawal sa akin mga mamis kasi nung isang beses na ganyan ako mga mamis, tinamaan yung tubo ko sa tagiliran kaya natakot ako dahil baka mawala sa ayos yung tubo ko. So ayun na nga mga mamis, after nun meron din palang mga tiyanggi doon, tapos lakad ka lang dire-diretso and kumanan ka, makikita mo na tong pinakamalaki nilang food hall at ang napaka-social mga mamis, kung makikita nyo naman ang lakas makalabi ng hotel. So ayun mga mamis, ito yung mga makikita mong food stall dito. Medyo marami-rami na din mga mamis. At take note mga mamis ha, kung gusto nyong mag-bonding ng mga friend nyo, pwede rin kayong mag-inom dito. Kasi kung napansin nyo naman, marami ring alak at meron silang live band dito sa araw-araw mga mamis. So ayan yung mga binivideohan ko, ayan yung mga pagkain na pwede nyong makain dito mga mamis. Tapos napakalaki ng food hall nila, kahit sa ang lamesa kayo pwedeng pumwesto. So ang napili pala namin mga mamis, una dito sa My Girl. So nagustuhan kasi namin yung milk tea tsaka yung mga smoothies nila dito mga mamis. Kasi kami ni Athena talaga mga mamis, nang galing na kami dito. Si Daddy talaga first time niya palang dito. Kaya alam namin na yung My Girl milk tea na yun, eh masarap talaga yun mga mamis. So yun yung pala mga mamis, itong bandang dulo pala. So pwede kayo dyang pumuesto kung gusto nyo makita ng malapitan yung musician or mga tumutugtog. Tapos bawat 1 hour ata sila tumutugtog dyan. At kung hindi ako nagkakamali, ang food hall nila dito ay bukas hanggang 2 a.m. para sa mga gusto nga mag-chill-chill. So ayun na nga mga mamis, after ko nga kayong ilibot dun dito sa loob ng food hall, eto nga't nag-order na si Athena dito ng smoothies. Tapos in-orderan na rin namin si Daddy ng ice coffee kasi nga inaantok-antok pa si Daddy mga mamis. Tapos dito naman napiling kumain ni Athena at ni Daddy. So dito na rin ako mga mamis kasi gusto ko talaga sanang itry yung seafood. Kaya lang parang namahalan ako, tas mag-isa lang ako kakain. Kaya sabi ko, dito na lang din ako. So ayun mga mamis, habang hinahantay namin yung pagkain namin, eto nga't nagsisimula na yung mga banda. And kung nakikita nyo naman, mismong Friday ito mga mamis, ang dami na rin talagang tao, lalo na pag Saturday mga mamis.
So ayun, nakaupo na kami dito nila daddy. Dito namin naisipang umupo kasi ang ganda talaga ng mga pailaw ng food hall nila dito mga mamis. Kaya sabi namin dito tayo upo. Tapos para mas malapit na rin kami sa mga binilihan namin na makakain namin. So ayun na nga mga mamis, hindi rin nagtagal, dumating na rin yung pagkain namin. So ito lang pala yung binili namin ni Atina. Tapos kay daddy ayun yung beef steak. Kami naman ni Atina yung fried chicken. Tapos meron lang konting mixed veggie. Tapos ito naman yung binili namin, yung sa akin cranberry smoothies. Kay Atina naman cookies and cream smoothies. Tapos kay daddy nga iced coffee. So ayun, nagkanya-kanya muna kami mga mamis. Wala muna kaming pansinan kasi nga nagutom din talaga ako sa biyahe namin ni daddy kanina. So si Atina mga mamis, na-enjoy niya yung pagkain kasi natuwa din siya doon sa mixed veggie. Kaya sabi ko, pag nag-grocery kami, bibili ako ng mixed veggies kasi nagustuhan ni Atina mga mamis. Akala ko kasi dati ayaw niya ng mga ganyan. Pero dahil nagustuhan niya, bibili nga kami pag nag-grocery kami isang beses. So ayun na nga mga mamis, talagang tinabihan ko na si Atina kasi gusto niya lang yung ano lang, yung balat lang ng chicken, tapos ayaw niya ng laman kasi nga naubos niya na yung mixed veggies niya. Tapos nagpaluto na lang din kami ng egg kasi mas gusto niya talaga yung egg mga mamis. So ayun na nga mga mamis, after nga namin kumain, hindi ko na na-videohan pero nag-ikot-ikot pa kami tsaka naglaro pa kami sa mga claw machine doon. Tapos dumaan muna kami rito sa CR nila. Alam niyo mga mamis, yung CR din nila, ang lakas din talagang makasosyal. Grabe ka na kay Mall. Kasi kung makikita nyo, hiwalay ang wash area nila dun sa mga cubicle nila. Tingnan nyo naman sa likod ko, wala kayong makikita ang bawat pinto ng mga CR nila. So ayun na nga, isa pang nakakasosyal dito, sensor ang kanilang gripo dito. O, diba? So ayun na nga mga mamis, at tapos na nga kaming mag-ikot sa loob ng Kai Mall. Kami ay pauwi na. Ayun lang for today's video mga mamis. Bye-bye sa inyong lahat. God bless po!